mga kasaka. Ito lang ang tanda natin. Ang sabi nga ng Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Ngayong hapon, isa naman makabagong teknolohiya sa pagsasaka ang ating alamin. At ito ay ang pag-alaga ng pitik. Ako po si Wilson Gregorio Dunyon, nakatira dito sa kasikahan Lawaan Antique. Naisipan ko pong mag-alaga ng bibi ng itik, kasi po dito sa itik malaki rin ang ma-income mo sa isang buwan, kasi ito yung hindi naman mahirap alagaan kung saan mayroong anihan at tiyaga lang at sipag lang at tiyaga, dalhin mo na lang doon sa ano, wala kang gaanong gasto, ang ano lang, pagod lang ang puna no rito at dito kikita ka ng malaki. Ang una kong ginawa rito, nagpapisa kami ng sisiw, ng itik, mga worth 700 sa umpisa, at saka yung may inalagaan ko, within 4 months, ito yung nag-umpisang ng itlog, hanggang saka sa lukuyan, ito po yung nanging itlog ngayon. At ito ngayon, nandito kami sa farm ng aming itikan, ito, simple lang ang bahay, kung saan kami lugar mapunta, ginagawa lang namin ng screen, ikulong sila dyan, tapos meron din kami yung kubong maliit, dyan din na kami natutulog. Tapos sa tuwing umaga, ito'y nangingitlog at saka kinukuha namin yung itlog. Itong itik na ito, pagka wala kaming mapagdalhan na bagong ani, nagbibigay ako ng pakain ng pigs, saka palay, pero hindi ka naman lugi kung palay at saka pigs, kasi kikita ka pa rin dito. Kasi yung pigs, pagpalagay natin, gagastos ka ng isang sako pigs isang araw, saka palay, kita ka pa rin, kasi yung pigs ngayon is nasa 1.4, ang palay, pagpalagay natin 500, nasa 1.9 lang ang gagastusin mo. O pagpalagay natin 2,000, ang itlog naman niya ay pag nag-itlog siya ng mga palagay natin yung nasa 400, kikita ka pa rin ng malaki, kasi hindi naman sila mahirap palagaan eh. At mayroon lang ang importante, mayroon lang tubig na paglalagyan sa kanila. Yun ang buhay ng itik, nasa tubig talaga. Sa bawat dalawang taon, dalawang taon pumapalit ako. Bakit palagi ka nang palit ng mascot? Ano naman ang purpose kung bago? Kasi iba yung ano nung mga bata pa. Mas maano ang production nung bata pa sa may edad na. Nung may edad na, medyo mahina ang production. Pagka nagulang ka sa patuka, hihina ang love niya. Pero yung mga medyo bata pa, malakas talaga may love. Kasi bata pa sila. Sa ngayon, ano na ba ang naitulong ng itik production na ito sa inyong pamilya? Malaki ang naitulong nito sapagkat dito, sa pamagitan nito, dito ko napagtapos ang aking mga anak. At sa ngayon, sila ay may mga trabaho na. Yung pangalay ko, siya na ngayon pulis at nasa sa Maynila. Ganun din yung pangalawa ko na sa Maynila din. Regular din siya sa Green Cross, paggawaan ng alcohol. Ano ang kusol? Ang pangalawa? Yung pangalawa, IT. Tapos yung pangatlo ko, nakatapos din ang teacher at ngayon nasa Thailand siya. Doon siya nagtuturo. At
na nakapasar niyo sana, Boarding Sam? Nakapasar siya sa Boarding Sam. Natanggap siya doon sa Thailand. At maliban dyan, ano ba ang nadilay mo na sa ganitong uri ng nabuhay? Marami akong naipundan magamit ko. Nakabili ako ng hand tractor. Saka sa bahay, yung TV. Marami yung gamit motor. Mga tatlong motor na nabili ko. Natama yung top-down. Pagdating naman sa marketing, ito'y mayroon akong suki na pinagdadalan ng balot. Pagdating doon, ito'y ginagawang balot. May classification doon. Yung medyo manipis ang balat, iba ang presyo. Pero ito'y ginagawa kong salted egg at ito'y mapagpirahan pa rin. Kasi ang bintahan ng salted egg ngayon, pinakamura ay 10 piso per piraso. So, kikita ka sa isang tree ng 300. Pagpalagay natin may 10 tree ng salted egg o itlog alat, kikita ka ng 3,000. Abi, sa 10 tree na. Sa gustong mag-alaga ng itik, subukan ninyo. At ito'y madali lang naman alagaan. Ang punan mo lang dito ay sipag at tiyaga. Remark Bangkaya, naging alaga ng itik ni boss sa lahat ng amo ko, siya yung paborito ko kasi hindi niya ako pinabayaan dito, lahat ng gusto ko binibigay niya sa pagkain, hindi niya ako pinababayaan. At yung sahod mo nasa tamang tiempo darating agad? Yung pagdating ng sahod ko binibigay niya. Hindi nga po sinagabayaan dito. Kaya maganda mag-alaga ng tauhan. Tauhan lang. Mga kasaka, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Para may ideas, asa Facebook page ko na Bisaya Amumuma. Maraming salamat po. Kruhay!